Nandito na po tayo sa Barangay Santo Niño kung saan bibisitahin po natin yung 2.6 Has. So dyan po kami galing sa daan na yan, sa kalsada na yan. So tumakbo po kami from National Road ng mga 4 minutes to 5 minutes. So dyan po kami galing. Pakita ko lang po muna yung kalsada. Ayan po yung pinakakalsada niya. So from National Road 4 minutes po kami tumakbo gamit po ang aming motor. So pasok naman po yung sasakyan dito, malapad po yung kalsada, and then makikita naman po nyo ginagawa po yung ibang part ng kalsada niya na rough road. So wala naman pong ganong lubak patungo dito sa barangay road na to. So almost finished na po yung mga kalsada niya. Konting part na lang po yung hindi pa nasi-cemented. So ito pong daan na to ay halata po natin na medyo bago pa po yung pagkakasemento. So I think kagagawa lang po talaga nito. So dito po daw po tayo papasok sa eskinita na to. Yan. So maglalakad po tayo ng 4 minutes to 5 minutes para po makita po natin yung property. So lakad na po tayo. Ito pong binabaybay po natin ay pathway. So sabi naman po nung may-ari, ito daw po ay makakakuha tayo ng daan or dinadaanan naman po talaga na ito. So pwede naman po makapasok ang sasakyan. Ito pong property na to ay 2.6 has. So lakad po tayo ng 4 minutes. So makikita nyo naman po yung dinadaanan po natin. Yan. Flat land naman po siya so far. So hindi po tayo mahihirapang maglakad. Tapos yung nilalakaran po natin ay cemented naman na. Ayan po yung kasama ko naglalakad na. So ito po ay Barangay Santo Niño. Tingnan po natin kung talagang sabi po nila maganda daw po yung property. So tingnan natin. Pwede pong ipasok ang motor. Hindi na lang po namin pinasok yung motor namin. Medyo makitid po kasi yung ating nilalakaran. Yun ang puro flat land yung ano niya oh, yung mga katabi niyang property. Dami saging.
So may linya naman po ng kuryente dun sa pinaka barangay road niya. So kung halimbawa po na avail niyo tong property na to, madali na po yung pagpapakuryente patungo dito sa papasukin nating property. So ayan po sila. Nagdadaanan tayong tulay. Yan po oh, may sapa. So lakad pa po tayo. So may dadaanan po tayong tubigan. Ito po ay tubigan. Sa aming probinsya, ito ay tinatawag na palayan. So lalakad po tayo. So pinapakita na po namin yung totoong status po ng property na pupuntahan natin, ano. So sa daan pa lang po, yan, katulad niyan, may dadaanan kayong tubigan and then lakad lang po tayo patungo dun sa property. Yan, palibot siya ng mga palayan. Yan, no? So, bali din ito na po yung pinaka-start ng property. Yan, yan yung bahay na yan. Kasakop na po yan. Yung mga kubo na yan. Yan, sakop na po yan, ha? So, nagbabaybay pa rin po tayo dun sa pathway. May mini garden sila. So, yan po. Tapos, dyan daw po ay tatawid tayo dyan sa tulay na yan para po makita natin yung kabilang property na nandun nga po yung pinakabahay ng tenant na isa pa. Dyan sa part na yan. Medyo maliwanag. So, tatawid po tayo dyan. Dahil mas maganda daw po yung lugar dyan. So, itong tatawiran po natin to na palayan na to, kasakop na po iyan ng property. Yan, sakop na po yan. So, tatawid po tayo dyan ha, patungo dun po sa kabilang side naman. So, nandun po yung mga, may mga fruit bearing, balon, bahay. Tapos yung pwede nga pong gawing fish pond. Magbabaybay po tayo sa pinakatulay na yan. So nandito na po kami dun sa property. Dito sa kabila. Bali tumawid nga po kami dito sa kabilang part. So, ito po yung kabilang part niya. Tumawid po kami dyan sa may tubigan na yan. Ayan. Yan, yan. Naglakad po kami dyan sa part na yan. Ayan. Papunta dito. So, dun po kami galing. Dun po kami galing kanina dyan. Dyan sa may kubo na yan. Yan. Kasakop na po kasi yan ng property eh. Yan. Tapos po, nagbaybay pa po kami patungo dito. Kasi nga po gusto namin makita yung kabilang part dahil may bahay nga daw po dito, yung bahay ng tenant. So kausap naman po namin at nasa loob ng bahay po yung tenant, okay naman po sa kanila, wala man pong problema. Yan, ito po yung pinakabahay niya. So bato po iyan, konkreto po yung bahay. So yung palayan po na yan, yung palayan po na yan ay nasa hindi po yan tataas sa 2 hectares na palayan yung sakop ng property. So ito po ay sahod ulan lang, so dalawang beses lang po sila nakapagtatanim sa loob ng isang taon. So may part po rito na may itikan, may part din po ito na pa pwedeng gawing fish pond. So marami naman pong fruit bearing. Ayan, may mangga, may lukban, may saging, niyog, langka. Tapos po kainaman po ng property is malinis po siya.
So, probinsyang probinsya po yung pinakadating niya. Yan, libot po tayo para makita natin yung pinakakagandahan niya. Ayan, may mini garden sila. Oh. Ang ganda. So, ayan. Oh. Akat po tayo. Ito naman po sa part na to, medyo maaluan po yung dadaanan natin. Hindi naman putik. Ayan, may puno po ng napakalaking sampalok. Tapos, mangga. Ito may kakao. Kakao po yan. Tapos, may star apple. Ayan po, star apple, oh. Ay, may mga gabi-gabi papong tanim. Ayan. Pwedeng gawing gulay. So, itong property po na to ay buhay po ang may-ari. Sila po mismo ang nagbebenta. Kaya lang po, nasa Amerika po sila. So, magkakaroon lang daw po ng SPA. Pero pwede naman po nating makausap mismo si seller. Willing naman po sila makipag-usap. So, complete documents po ito. Yan, pasok po tayo. Pasok pa po tayo dun sa pinaka kabahayanan niya. Nakaloob. Ang laki ng puno ng mangga, oh. May mga nagtatanong sa akin dun sa tindahan. Parang garden to. Tayo dito sa may part na to. So, ayan pong palayan na yan. Sakop pa po iyan. Tapos, kung makikita nyo po yung mga puno ng yan, puno ng niyog na yan, sakop din po iyan. Lahat po ng niyog na nandyan, pero lang po dun sa may gawin taas na yan. Yan, gawin taas na yan, hindi na po kasakop yan. Ito lang po, yan. Yung part lang po na yan, ang sakop ng property. And then, yung palayan po na yan ay kasakop din. Tapos yung bahay po na yan, dyan yung pinaka-boundary nila. Yan, hindi na po sakop yung bahay na yan, ha. Dyan lang po ang boundary. So, mapapansin nyo po, yan, may puno na naman ng sampalok. Ang laki. Dito pa naman po ako sa part ng... meron silang inaalagaan na yan, bibinga po. And then yan, pwedeng gawing fish pond. Yan. Tapos, ayan po, kasama pa po yung mga, yan, yung mga punong kahoy na yan. Kasama po yan. Tapos, meron po sila ditong balon na pinagkukunan po ng tubig. Yan. Daming mga fruit bearing. Malinis po yung property kasi nga po dito po mismo nakatira si tenant. So, na-improve po nila yung lugar. May mini garden sila. And then may balon naman po silang pinagkukuhanan ng tubig. Tapos nag-alaalaga nga po sila ng mga bibi. Ang lakas ng hangin dito.
Makikiraan po. Duma na may trailer ay hirap. Medyoan ko lang po yung pinakabahay ah. So ito po yung pinakabahay niya. Ano po ito? Makina? Mga makina po yan ano? Bayuhan. Bayuhan. Isa ay Teresa. Magaling naman ang bayuhan yan. Kaya tayo dito sa part na to. Fresh air. So yan po kasakop pa po yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pa pwedeng gawing fish pond. Yan, yan, tubigan na yan. Yan. Pwedeng-pwede siyang lagyan ng mga ano, isda. Tapos, ayan po, meron po silang konting alagang itik. IBB, I mean. Pero pwede rin daw po magkaroon ng itikan dyan. Tapos, ayan, sabi pa rin po yung yan pala yan, ulit na yan. Ang gandun. Yan. Naganda ng palay. Tapos, yan pong mga niyog na yan, ha? Kasakop yan, ha? Pera lang po dito sa may gawing taas kasi pabundok na yan. So, hanggang dito lang po tayo dyan. Dyan sa part na yan. Yan, yung ano na yan. Ito, yan. Yan. Kasama po yan. Tapos po, kung mapapansin nyo po, may mataas pong puno na parang medyo kalbo siya. Hindi ko po alam kung anong puno yan, eh. Pero yan pong puno na yan, yan po ang pinaka-boundary po niya dito sa property. May saging pa, oh. Tapos, dito sa part na to, yan, kasama pa rin po yung palaya na yan. So, palibot po siya ng palayan eh. Nasa pinakatuktok ako. Medyo mataas tong part na to pero hindi naman ganong kataas kasi ginawa na naman nila ng mga hagdan para ka lang ano. Yan, may tanim pala silang sitaw oh.